Magandang araw mga chong. Naalala nyo ba si Kamaka Hepa? Napakalakas nga po niyang big man at isa siyang Gilas prospect noon. Kaso lang, alam nyo ba kung ano na nangyari sa kanya ngayon? Yan ang ating pag-uusapan. Pero syempre bago yan, pindutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated ka, hindi ka gaya ng katabi mo. Si Kamaka Hepa ay isang Filipino-American at may height na 6'9". Noong high school, nag-a-average ito ng 18.1 points, 11 rebounds at 2.8 blocks per game. Such numbers eh, very impressive talaga at siguradong pag-aagawan sa college. Nagpakitang gilas din siya noong NBTC Division 1 All-Star Game dito sa Pilipinas. Gumawa nga po ito ng 27 points, 13 rebounds, 7 blocks at may 5 assists pa sa kanyang unang laro kontra San Beda. Hindi talaga siya basta-basta dahil 4-star recruit siya sa Amerika. Parang si Kai Soto, 4-star recruit din. Panggilas prospect talaga, di ba? Kaso may problema siya pagdating sa eligibility to play as local player sa Gilas. Hindi nga po ata siya nagkaroon ng Philippine passport bago mag 16 years old. Lalo pang pinalabo yan dahil sa naglaro nga po siya sa Team USA para sa FIBA Under 18 Americas Championship. Kaya naman napakaraming Pilipinong nang hinayang talaga. Hanggang sa gumraduate na nga po siya ng high school at naglaro sa Texas Longhorn ng NCAA Division 1. Kaso mukhang hindi maganda naging takbo ng kanyang karera doon. Noong season 2018-2019, nag-average lamang siya ng 1.9 points per game. Nag-improve naman niya noong sumunod na season dahil 2.9 points per game na siya. Napakalayo nga po niyan sa kanyang high school stats noon, di ba? Kung titingnan nga po natin siya ngayon, mukhang eto na ang dahilan. Ang katawan niya, para talagang wala sa kondisyon. Kung ikukumpara natin ang kanyang stats sa high school, bumaba talaga ang field goal percentage niya ngayon. From 51% naging 36.1% na lang. 13.5 minutes lamang ang binibigay sa kanyang playing time. Halos bangko talaga siya sa Texas. Maaari ding yan ang dahilan dahil hindi siya binibigyan ng playing time. O kaya naman natatabunan siya ng kanyang kapalitan. Nangyayari talaga yan eh. Minsan kasi pagdating sa college, mas mataas talaga ang level ng laro nila. Hindi pa naman huli ang lahat para sa kanya. He needs to work harder. Ibalik sa kondisyon ang kanyang pangangatawan para naman hindi dyan magtapos ang kanyang basketball career.